napakaraming mga bagay na atin namang nalaman patungkol sa barkong RMS Titanic. Ngunit madalang ang pag-usapan ang mga taong tila ba nagkaroon na ng premonisyon na may hindi magandang magaganap sa unang paglalayag ng barko. At mas nakikikilabo ay nagkatotoo nga ang mga premonisyong ito. Kaya naman mga katinagalog, inihahandog ko ang 10 premonisyon sa paglubog ng RMS Titanic. Bago po tayo ay magsimula, huwag pong kalimutang mag-subscribe, i-click ang notification bell, piliin po ang all para hindi mahuli sa mga video ang araw-araw ay ipinupost ni Tinagalog. I-add din po ang aking bagong FB page na ang What the Facts by Tinagalog. Maraming salamat po. Sa paglubog ng RMS Titanic ay kinuha nito ang buhay ng tinatayang 1,500 mga pasahero at crew nito. Hindi man sila nalunod ay lamig naman ang kanilang ikinasawi. Ito ay dahil bukod sa kulang sa lifeboat ang barko ay hindi rin pinuno ang mga ito. Number 10. Ang libro ng Wreck of the Titan. Ang librong ito ay isinulat ni Morgan Robertson na ilathala bilang isang fictional na libro. Ang kwento ng librong ito ay umikot sa paglubog ng pinakamalaki at pinakamagarbong barko sa buong mundo. Ito naman ay ang kanilang kapanahunan. Ang barko sa libro nitong si Morgan ay may pangalang Titan na di umano ay lumubog sa norteng bahagi ng dagat Atlantiko nang ito ay tumama sa isang malaking tipak ng yelo na nakalutang sa karagatan. Kung pamilyar na pamilyar ang kwento na inyong narinig mga katinagalog, ito ay dahil ang isinulat ni Morgan na kwento ay ang mismong naganap sa barkong Titanic. Ito ay sa parehong lugar at sa pareho din na pangyayari. Ilan pa sa pagkakapareho sa kwentong nitong si Morgan at sa totoong naganap sa Titanic. Ayon sa mga nag-aanalisa ay parehong tinawag na hindi mapapalubog na barko ang Titan at maging ang Titanic. Parehong pareho din ang sukat ng dalawang barko. Pareho din ang kanilang bilis at parehong kulang din ang kanilang mga lifeboat. Ang mas nakakikilabot ay tugmang-tugma ang lugar ng parehong pinaglubugan ng Titan at maging ng Titanic. Ito ay 400 nautical miles mula sa Newfoundland sa bansang Canada, gabi rin ng Abril. Ayon kay Robertson na nagkataon lamang down at talagang ang lahat ay tugma sa kwentong kanyang isinulat at ang naganap nga 14 na taon matapos ng ang kanyang libro ay mailathala. Sobrang tugmang-tugma naman ata, mga katinagalog. Number 9. Edith Corse Evan. Itong si Edith ay nabibilang sa pasaherong first class. Pabalik na ito sa New York sa bansang Amerika matapos nitong dalawin ang kanyang pinsan sa Paris sa bansang France. Habang siya ay nagbabiyahe ay nakasalamuhan nito ang magkakapatid na pasahero din ng barkong Titanic. Ito ay sila Mrs. John Murray, Mrs. Edie Appleton at Mr. R.C. Cornell. Naging kaibigan din nila ang Colonel na si Archibald Gracie. Nakapwa naman nila pasahero din ng barko. Nang gabing naganap na nga ang trahedya at ang Titanic ay tumama na sa higanting tipak ng yelo. Itong si Colonel Gracie ay sinigurado sa mga ginang na hindi nga mapapalubog ang barkong RMS Titanic. Ngunit ayon sa isa sa magkakapatid ay tinitigan nito ang Colonel sa kanyang mata at sinabi, bago siya sumakay ng barko ay sinabihan umano siya ng isang manghuhula na mag-ingat sa tubig at talagang pinaniniwalaan niya na magkakatotoo ang hulang propesiya sa kanya. Ngunit ganun pa man ay isinuko pa rin ni Edith ang kanyang upuan para sa isa sa magkakapatid na kanyang kasama. Ito ay dahil may sanggol ito na daladala. Isa si Edith sa 4 lamang na mga first class na pasaherong babae na hindi pinalad na makaligtas sa paglubog ng RMS Titanic. Number 8. George at Edith Vanderbilt. Nanggaling itong si George Washington Vanderbilt III sa pinakaprominente at pinakamayamang angkan sa kanilang lugar. Tila ba naging kaugalianan ng mag-asawa na maglibot sa mundo para mangulekta naman ng mga antigong kagamitan at magagarang mga carpet at iuwi sa kanilang mansyong tinitirahan. Nang paalis na ang barko at naikarga na lahat ng gamit nila sa RMS Titanic, 2 araw pa nga bago ito ay maglayag. Bayad na rin ang kanilang ticket
bilang mga first class na pasahero, isang membro ng kanilang pamilya ang nagbabala sa mag-asawa at sinabi na huwag tumuloy sa paglalayag sa kay ng Titanic. Naniwala naman ang mag-asawa at hindi sila tumuloy sa kanilang nakatakdang pag-alis. At sa halip ay sinabihan nito ang kanyang alalay na siya na lamang ang sumakay sa barkong Titanic upang ibaba ang kanilang mga gamit pagdating naman nila sa kanilang patutunguhan. Samantalang ang mag-asawa ay nagparibok sa barko naman na Olympic. Hindi na nga nakarating ng buhay ang kanilang alalay. Ito ay isa sa hindi pinalad na nakaligtas nga sa premonisyong paglubog ng Titanic. Number 7, Esther Hart. Ang pamilyang Hart ay nabibilang sa second class na uri ng pasahero sa barkong RMS Titanic. Galing sila sa Inglaterra, sila sana ay magsisimulang muli ng panibagong buhay sa bansang Canada. Kasama ng mag-asawa ay ang kanilang 7 taong gulang na anak na si Eva. Ayon mismo sa noon ay 7 taong gulang na bata. Sinabi ng kanyang ina na may mangyayaring masama sa barko na kanila namang pinaglululanan. Sa sobrang takot ng kanyang ina ayon kay Eva, ay hindi ito natutulog sa gabi dahil ito daw ang oras na magaganap ang nakita nitong masamang pangyayari. At nagkatotoo nga ang premonisyon ng kanyang ina. Kaya naman, nang marinig ni Esther ang kalabog, ay dali-dali silang nakapunta sa mga lifeboat. Ngunit si Ginoong Hart ay ibinigay ang kanyang pwesto na kinauupuan sa lifeboat sa isang babaeng pasahero. Sa huling sandali ay ibinigay nito ang kanyang makapal na jacket sa kanyang mag-ina at sinabi nito sa kanyang may bahay, kunin mo ang jacket ko upang hindi naman kayo lamigin. Isa ang Ginoo sa hindi nakaligtas na mga pasahero at hindi na rin naman nakita ang katawan nito. Number 6, Jonathan Shepherd. Itong si Jonathan Shepherd ay nagsilbi bilang ang junior second assistant engineer sa barkong Titanic. Nang araw ng paalis na itong si Jonathan ay nanginginig ito ayon sa kanyang ama na in-interview ilang linggo matapos ang nakapanlulumong trahedya. Nakita nitong minamasdan ng anak ang barko. Ayon sa kanya ay tinanong niya ito kung ano ang problema at tila ba takot na takot nga ito. Dagdag na tanong ng ama ay ito ba daw ay dahil sa nakaraang taon na 1911 ay nakaranas ito na mabangga ang RMS Olympic ng isang barkong pandigma ng Britanya na ang HMS Hawk. Ngunit hindi lamang ito sinagot ng kanyang anak. Sa halip, katahimikan ang namutawi sa labi nitong si Jonathan. Ayon sa ama na tinanong niya muli ito kung ito ba ay takot na mamatay. Sinagot ito ng kanyang anak na hindi naman ito takot na mamatay. Ngunit di umano, sabi ni Jonathan, tila ba may pumipigil sa kanya upang sumakay nga sa barkong Titanic. Tila ba hindi niya malaman kung ano nga ba ito at bakit niya ito nararamdaman. Nang gabi ng trahedya ay tinulungan ni Jonathan ang isa pang inhinyero na patuloy na paganahin ang boiler room number 5. Ngunit sa kasawi ang palad sa pagkataranta ay nadula si Jonathan at nabalian ng paa. Habang kasama nito ang hepe ng bombero na si Frederick Barrett at isa pang head ng engineer na si Herbert Harvey sa pump room upang sana ito ay paganahin upang mabawasan ang tubig na papasok sa barko. Sa kasagsagan ng kanilang pagsusumikap, pare-pareho silang 3 na nalunod at sabay-sabay na binawian ng buhay. Number 5, si Henry Wilde. Hindi naman dapat talagang kasama itong si Henry sa unang paglalakbay ng RMS Titanic. Sa halip ito dapat ay nasa kapatid nito na ang RMS Olympic. Ngunit ito ay naatasan na maghintay ng utos mula sa kataas-taasan sa pagsampa naman ito sa unang paglalayag ng barkong Titanic. At ang utos ngang ito ay siya namang naibaba. Habang sila ay nasa laot, ito namang si Henry ay nagpadala ng sulat sa kanyang kapatid na nasa Queenstown sa bansang Ireland. Sa sulat nakasaad na sinasabi ni Henry na iba talaga ang kanyang pakiramdam sa barko. Tila ba parang may mabigat na pakiramdam at talaga namang nakapanginindig balahibo. Ipinahayag nito sa kanyang kapatid na ayaw nito sa sinasakyang barko dahil nga rin nga sa kakaiba nitong pakiramdam. Nang ang Titanic nga ay tumama sa higanteng tipak ng yelo ng ika-1140 ng gabi ng ika-14 ng Abril ng taong 1912, walang inaksayang panahon itong si Henry
Henry at isa ito sa walang pagod na nagsakay ng mga pasahero sa kanilang mga lifeboat. Sinigurado din ito na babae at mga bata muna ang unang uukupa sa mga lifeboat. Huli itong nakita na tumutulong na kalasin ang tumaob na lifeboat A at lifeboat B. Hindi na muli pang nakita o na-identify man lang ang bangkay ni Henry. Tila ba tama nga ang hindi magandang pakiramdam nito na sinabi naman niya sa kanyang kapatid sa liham na siya mismo kanyang ipinadala. Number 4. Ang bulong. Si Alex Mackenzie ay literal na nakasakay na sa barkong RMS Titanic habang nililibot ay may narinig itong isang bulong. Ayon mismo sa kanya na may narinig siya na tila ba nagsabi na sa kanya na kapag siya ay tumuloy sa paglalakbay sakay ng Titanic, siya ay isa sa hindi makaliligtas ng buhay. Binaliwala niya ito na tila ba parang ito lamang ay kanyang guni-guni. Ngunit nang ito ay magpatuloy sa paglalakad at makarating sa dulo ng pasilyo na kanyang iniikutan, ay narinig nito ang isa pang boses at sa pagkakataong ito, ito ay mas malakas at mas malinaw. Ang noon ay ang binatilyong si Alex ay napalingon, ngunit ayon sa kanya ay wala naman tao na siya ay kasama. Kaya naman sa huling pagkakataon ay binaliwala niya ito hanggang sa paglabas niya sa pasilyo ay tila ba pasigaw na ang boses na kanyang naririnig sa kanyang isipan. Kaya naman ang binatilyong si Alex ay patakbong bumaba ng barko at umuwing muli sa kanyang lolo at lola na siya namang bumili ng kanyang second class na ticket. At dahil nga sila ay nag-aksaya ng pera, sila ay hindi natuwa sa muling pag-uwi nito. Ngunit ito pala ay tamang pagpapasya. Si Alex ay iniligtas ng tila ba boses na sa kanya ay unang bumulong at sumigaw. Number 3, ang kakaibang pangitain. Ang 23 taong gulang na si John Coffey ay sumakay sa Southampton. Ito ay nakapasok naman ng trabaho bilang isang bombero sa barkong Titanic. Sinasabi daw na isa siya sa mga maswerte dahil isa siya sa nakapasok sa barkong naitala na ang unsinkable at tinatawag nila na ang ship of dreams. Ngunit si John ay bumaba nang ang barko ay dumaong sa Queenstown sa bansang Ireland. Ito ay kahit pamalaki ang sahod na inaalok sa kanya. Ilang linggo matapos ang trahedya ay tinanong ito kung bakit napagpasahan niya na bumaba ng barko sa kabila ng pagiging maganda ng pasahod at napakalaking oportunidad na sa kanya ay ibinigay. Ayon sa kanya na nang siya ay nasa boiler room at nag-iikot bukod sa kaibang mga bagay na kanya di umanong nakikita katulad ng mga anino at mga usok na itim, ay kakaiba rin ang pakiramdam niya mismo sa barko. Kaya naman napagdesisyonan niya na siya ay bumaba na lamang dahil ayon mismo kay John ay hindi niya matatagalan ang ganung pangitain at pakiramdam. Isa si John sa mga iilang pinalad na bumaba at nakaligtas. Number 2, ang pakiramdam. Ang noon ay 33 taong gulang na si Edith Rosebaum ay nanggaling sa Paris bilang isang modelo. Nakatakda na itong umuwi sa kanyang sariling bansa nang matapos na niya ang kanyang trabaho. Bago ito ay sumakay sa RMS Titanic, ay nagpadala ito ng sulat sa kanyang sekretarya. Sa sulat nakasaad na tila ba may mali na nagaganap at pakiramdam na paikot-ikot lamang sa barko. Dagdag ni Edith na tila ba dapat ay relax ang kanyang pakiramdam dahil nga ang Titanic ay ang tinagurian na ang ship of dreams at hindi mapapalubog. Ngunit tila ba may mga kakaibang nagaganap di umano sa barko. Ayon sa kanya, naramdam ang tila ba masamang enerhiya na tila ba may hindi magandang magaganap sa kahit anumang oras. At ang pakiramdam nitong si Judith ay tumugmanga. Dahil nga tila ba naging handa siya sa mga magaganap. Isa itong si Judith sa nakaligtas ng gabing lumubog ang barkong RMS Titanic. Number 1, si William Steed. Isang manunulat na Briton itong si William. Isa ito sakay ng Titanic nang ito ay maglayag naman papunta sa New York sa bansang Amerika. Isa rin ito sa mga first class na mga uri ng pasahero. Ngunit ilang taon bagong ito ay sumakay ng Titanic, ay naisulat na nito ang isang maikling artikulo na ang isang malaki at magarang barko na biyahing Atlantiko ang lulubog. Marami di umano ang mamamatay dahil sa kakulangan ng mga ito ng lifeboat. Ayon sa kanya na ito
ito ay kailangan pakinggan dahil ito di umano ay magkakatotoo. Isa si William sa mga pasaherong hindi pinalad na makaligtas. Sa inyong tingin, mga katinagalog, totoo nga kaya ang pakiramdam ng mga pasahero nang sila mismo ay sumakay ng barko? Naranasan nyo na ba na magkaroon ng kakaibang pakiramdam katulad ng naranasan nila? Kung oo ay hindi, ay isulat lamang ang inyong karanasan sa comment section sa ilalim upang ito naman po ay aking basahin. At yan ang kwento ng mga premonisyon sa paglubog ng barkong RMS Titanic. Ito po si Tinagalog, at bilang pasasalamat sa walang sawa niyong pagsuporta sa aking channel, ay nais ko pong i-shout out ang ilan sa pinakamasusugid kong taga-subaybay. Shout out sa iyo! Roggy Deason, Aaron James, Fortunato Florento Jr., Pips TV, Nel Bray Garcia, Rusty Neo, Maribel Pastorofide, Jamie Boy Alejan, Arcane Justine, at kay RJ Pangilinan. Maraming salamat sa walang sawang pagsuporta sa aking channel. Wala po si Tinagalog kung wala po kayo. Huwag pa rin pong kalimutang i-click ang subscribe at pindutin ang all para araw-araw ay makita agad ang bagong video ni Tinagalog. Ito pong muli ang inyong lingkod na si Tinagalog. Sa inyo po, God bless, keep safe, at peace out.